natutuwa at ginising po ako ng Panginoon na masaya, no? Dahil Sunday again, napakabilis po ng panahon, hindi yun ba namamalayan? Na napakabilis po ng araw ngayon. Misan nga po, hindi ko alam na, oh, Friday again, Saturday again, and now, today is Sunday. Ayan. So I hope po ay kayo po ay malusog po kayo, masaya po kayo, meron po kayong magandang araw po sa today po ay Sunday. It's a Lord's Day. So, napakabuti po ng Panginoon dahil binigyan naman po ako ng isang pagkakataon, no? To share His message, no? To everybody. At ito po pagkakataon na ito ay napaka-importante po sa akin kasi alam niyo po ay hindi po basta po na humarap po, no? Sa mga tao po na para po tayo po ay mag-share po ng kabutihan po ng Panginoon. Okay? So, before that po, tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw, Panginoon, ang aming tataas sa aming buhay. Lord, we want to glorify your name, Lord, every day in our life, Lord, because every day is a blessing. Speak to heart, Lord, that people might watch my message, Lord, and to hear your message, Lord. Thank you, Lord, that you give us, Lord, another beautiful day. It's for... We want to offer to you this day, O God, and you touch our heart, Lord, for your message, and you will be the speaker this afternoon. Thank you, Father, for all the blessing, for all your protections, and for all your provisions, Lord, in us, Lord. And we want to offer everything, Lord, that we have in our heart, Lord, our desire, Lord, to leave you, Lord. In the highest praise, oh God, Lord, we want to worship you, Lord, from the bottom of our heart, Lord. We thank you, Lord, for this Sunday, and thank you for the love that you've given to us, Lord, every day, Lord. Thank you for your unconditional love, Lord. Thank you for your faithfulness, Lord, in the name of Jesus. Amen. Ayan. Alam niyo, napakasarap mag-pray. Alam niyo po dati, I'm not very prayerful. No, I would say na hindi po talaga ako masyadong... hindi po ako masyadong seryoso sa aking mga ang ating pray, ang sa aking prayer po, no? But then and the Lord teach me, no? Na magpray po ako every day, no? Hindi po ako ganun kagaling magpray po talaga ever since, pero natuto po talaga ako dahil sa grace po ng Panginoon, and through His word, He always speaking to me. No, every time, every minute po ng aking buhay when I became a Christian. Alam mo, that is the very parang pinakamahalaga po sa buhay ko na ako po ay nakakilala sa Panginoon. Kasi we never know. No, I never know that I will be here, no, standing in front of you, no, standing before God, na He used me. No, not only me, but of course also my husband. No, because he's the first one that God used him for me. Kaya po ako yung nandito ngayon. It's all want to glorify God for His life. Amen? Like what I said last Sunday about my message about paano ba natin bibigyan ng kapurihan ng Panginoon sa ating buhay. How to glorify the Lord in our daily walk, no, sa ating buhay, no, or how to glorify God in our daily life. Paano nga ba? Ang dami nagtatanong eh, no, parang napakahirap po ba na gawin natin na tayo po ay lagi natin purihin ng Panginoon sa ating buhay. Yan po ay hindi naman sensitive, but it's really a matter. For me, it's very important to glorify God whatever you do. So, always do it, no, with love, and do it to glorify the Lord. Yun po yung napaka-importante. Kaya nga po yung aking message last Sunday, it's about purihin po ang Panginoon, i-glorify po natin ang Panginoon sa ating buhay, sa pang-araw-araw po ng ating pamumuhay. No? Kaya nang sabi ko po last time, ano po yung number one? Kailangan po tayo po ay magpasalamat, be thankful to God. Diba? At number two, stay connected to Him. So, dapat po lagi tayong connect, meron tayong connection sa Panginoon. And of course, yun nga, na number three, yung sing, worship,
song to the Lord. So every time po na tayo po ay may mga different situations, no, dapat po tayo po ay lagi po tayong ready to sing worship song to the Lord. Amen? And number four, fulfill His purpose for your life. So ano ba yung purpose natin sa buhay? Napaka-importante po na alamin po natin yung ating purpose sa ating buhay. Ano ba yung purpose natin sa ating buhay? Amen? So number five, pray for eyes to see these opportunities. So tayo po ay nananalangin na makita po natin, no, na ang ating mata ay makikita, no, yung mga opportunities na dapat natin ay nagagawa po natin para sa ating Panginoon at nagagawa natin para to glorify His name, to glorify the Lord. Amen? Kaya nga po ngayon, no, to be continue, kung paano po man natin na i-glorify po ang Panginoon sa buhay natin. Paano nga ba? Ang dami nang tanong sa akin, Ate Neri, alam mo, minsan napakahirap talaga, no? Kapag ikaw ay paglabas mo pa lang ay nagkakasala ka na agad, hindi na mag-glorify ang Panginoon. Totoo po yun. No, wala pong halong ano, no? Totoo po yung reality. Na minsan, sometimes, paglabas mo, no? Paglabas mo pa lang, minsan, sa isip lang, sa pagtingin o pag-iisip, ay tayo po ay nagkakasala. So, by that reason, so, we don't feel that we glorify the Lord every day in our life. Napakahirap po talaga. Sabi nga lang, napakahirap po talaga because you are still in the world. So, nandito po tayo kaya talagang hindi tayo exempted sa mga kasalanan. Talagang tayo po ay nagkakamali, nagkakasala po tayo. So, it's not a big ano question. That is reality. It's normal life. But then, kapag alam po natin na tayo po ay nagkakamali, so, at least, naghihingi po tayo kaagad ng forgiveness sa Panginoon. Ano po kaagad yung repentance? No? Para po ang Panginoon po ay truly na mag-glorify po sa ating buhay. Amen? So, kaya po, paano natin papupurihan ng Panginoon? No? God in good times. Ayan. So, first, no? Again, ano naman, no? Pang anim. No? God in good things. God in good times. No? Tayo ba, i-glorify ba natin ng Panginoon kapag tayo po ay nasa mabuting sitwasyon? Maganda yung mga bagay na dumarating sa atin. No? So, dapat po, every time na tayo po ay may good and bad, no, may mga bagay na nangyari sa atin, are you still ready to glorify the Lord? Still glorifying the Lord? Kahit meron tayong mga pain, may mga, like for example, nowadays, there's a lot of people who are sick right now. So, hindi natin alam kung ano yung nafe-feel nila. No? Nakakalungkot na kapag nalaman mo ang isang tao ay may sakit, nagkasakit, ay namatay. No? At ang napakalungkot po doon yung mga bagay na nangyayari sa atin, mabuti man o hindi, no? Dapat po matuto po tayo na still na we need to glorify the Lord and worship God even in our midst of pain, midst of sorrow. No? Yun po ay kasama sa ating buhay. Yung glory, ano ba yung glory? No, ano ba ibig sabihin ng glory? Doon po sa Hebrew word, which is used for glory, doon sa Old Testament, has the simple meaning. Ang meaning po ng glory, no, it's heaviness. No? Heaviness. It was used in everyday speech to express the worth of a person in the material sense. And then to express the ideas of importance, greatness, honor, splendor, power, and so on. So napakadami po, no, to say that God deserves praises. No? God deserves honor. And God deserves thanks, glory. So we need to exercise to give glory to God. Kailangan po ma-exercise po natin yan sa bahay natin, sa buhay natin. So, whether you eat or drink, or whatever you do, do it all to the glory of God. Yun po yung laging sinasabi sa 1 Corinthians 10 verse 31. No? Whatever you do, whatever you drink, whatever you're doing, no? Whatever you do, do it all to the glory of God. So, dapat po meron po tayong ganong mindset, no?
kung saan po man kayo nandoon, ano man po ang ginagawa nyo, no, nakaupo man kayo, or naka, anong ginagawa nyo, at kayo naliligo, no, kayo nagluluto, everything you do, do it, always, no, to the glory of God. Napakaganda po. At, minsan po, no, at, ma-question ng mga ibang tao na narinig ko, no, na napaka, very tough talaga, sometimes, na minsan hindi mo na alam kung paano mo itatayo ang buhay mo, at paano mo ipapakita, no, sa buong mundo how you stand, na andun po yung iyong confidence with the Lord, no, that they will see you that you're dependent only to God. Napakita po na ang tao po ay nakatingin sa atin bilang tao, bilang Kristiyano. And I have learned in whatever situations, no, I am to be content, no, whatever it is, like Paul said, no, I know how to be brought low and I know how to bound, no, kung ikay marami, plenty or not, no, you need to be content whatever you have in any circumstances. So we need to learn the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. And I can do all things through Him who strengthens me, who strengthens us. Because you can do anything, no, that the Lord give you strength. Amen? That's why in God, in the good things, no, even in the bad things. Next, serve instead of waiting to be served. Ayan, number 7, serve instead of waiting to be served. Dapat po pala meron po tayong servant heart. Ayan. Kayo po ba may mga servant heart kayo? Alam niyo po ba yung kantang servant heart? Dahil yun po ang gusto ng Panginoon. God wants His people to be humble and have a servant heart. Even Jesus washed the feet of His disciple, just like how Christ did not come to be served as a human king. And we should also take every opportunity to serve others. Ayan, lahat po ba tayo may servant heart? Kung alam niyo po yung kantang servant heart, gusto ko po yung kanta na yung napakaganda yung servant heart. Hindi ko lang po masyadong kabisado yung kanyang lyrics, no? Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. When your prayers... Ang ganda po ng kanta na yon, no? So we need to have a humble heart, no? Not to become a servant, man of God. Meron po ba tayong servant heart? So kasi yun po yung sabi ng Panginoon. So, don't wait, serve instead of waiting to be served. So wag na po nating intayin na tayo po ay ano ba yung sa Tagalog. Sila po ang magse-serve sa atin. So instead, no, kailangan po tayo po ang nagse-serve and have a servant heart. So napaka-importante po noon. Yung po nga yung servant heart, yan po ay kapag po tayo gumagawa ng isang bagay, no, na tayo po ay nakapaglilingkod, no, sa ibang tao to glorify God. Napakasarap po nun sa puso. Amen? Napakasarap po nun sa puso at na tayo po ay nakapaglilingkod sa ibang tao na hindi tayo nag-iintay ng any in return, ng any kapalit. Wala po. But, instead, serve instead of waiting to be served. So, tayo po sana ay magkaroon tayo ng servant heart na meron po tayong kusa. At kapag tayo tinatch po ng Panginoon, whatever desire of our heart will be granted to glorify the Lord. Amen? Ayan, next! No, next, number 8. So, value integrity. Ayan. Of course, we need to glorify God, no? For about this characteristics. Integrity. Characteristic must be seen in Christian. No, that's why value integrity. Amen?
So dapat po, yan po ay nakikita po natin sa ating mga kapatid, no? Bilang as a Christian, always remember that your life is a reflection of your faith. Alam niyo po ba yan? Na ang buhay po natin ay yan po ay nagre-reflect po kung ano po yung ating pananampalataya. So, if you want others to believe in the God you serve, show them that He is real through your life. Amen? Of course. Dapat po sa atin makita. Kapag nakita po sa atin kung sino po yung Diyos na minamahal natin, yung Diyos na ating pinaglilingkuran, yung Diyos na lahat ay ibinibigay sa atin whatever we asked for in prayer, and the Lord granted everything. Yan po'y makikita ng tao sa atin. Amen? And doon natin mapapatunayan na ang Panginoon ay nagre-reflect po kung ano po ang meron tayo sa ating pagkatao. That's why value integrity is very important, because that is one of the character of a servant leader, no? If you want to glorify God with your life, pursue an admirable character and reputations. So, value integrity. Napaka-importante po niyan. Dahil marami po mga tao nasisira po because it's because of integrity. Marami po mga Christian ang nagkakaroon din po ng mga conflict when it comes to integrity, no? About character. Because character is what you have in your as a whole being. Ang inyo pong character ay napakahalaga. Kaya bilang Kristiyano po, bilang a servant leader or servant son of God, no, whatever you do, so value integrity. Because through that, so we will glorify the Lord. Amen? With your life. Next, number 8, keep your feet on the ground. So ano po ibig sabihin nun? Alam niyo po, maraming tao akong naririnig na, oh yeah, always keep your feet on the ground. Ayan, alam niyo po ba yan? So kasi nakikita ko po yan sa mga taong successful. You know? Alam ko po, lahat tayo, meron po tayong mga narating, na-achieve. Mga achievements sa buhay. And always think that those achievements, kumbaga, it's a big deal for us. Para, oh, you're all there. So you're already in a high positions. Something like that, no? But then, I always heard to somebody, to our, my friends, or kung sino man po na, oh, always keep your feet on the ground. Yung feet po natin, dapat daw po laging nakaatapak pa din po sa ground. So ano po ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin nun? And God is not happy with the proud people. Diba? Hindi naman po happy ang Panginoon eh sa mga taong proud, no? Super proud. Sa 1 Peter chapter 5 verse 5, God resists the proud but give grace to humble. Amen? Totoo po yun. No? Yung mga tao po na masyado na po nagiging proud because of their what they attained or what they achieved in their life, no? They feel, oh, it's me. This is me, no? So being proud, no? So parang hindi na po nagiging maganda po, no? Hindi na nawawala na po yung humble. Yung pagiging humble natin. Even you are the number one successful in life, no? Whatever you achieve, no? Your achievements, no? But you need to be humble always. And keep your feet on the ground. No matter how successful you become, stay humble. Do not be arrogant or boastful. So, di tayo po dapat maging arrogant and boastful dahil tayo po ay mataas po ang narating. No, it's not like that. No. Moreover, we never think that you are better. You are better than others. Respect people regardless of their profession and serve them wherever you can. So, dapat po, we always think na hindi natin pwede sabihin, ah, mas magaling ako sa kanya. Ah, nako, this is my achievements. I'm better than him. No, we never say that. We don't even say that.
that you are better than others, because you never know that people, no, you never know what he achieved, what they got, no, sa buhay nila. And always respect people regardless of professions. Hindi man po sila nakatapos, hindi man po sila, sila man po ay nakatapos or malaki ang na-achieve. So we need to respect other people. Amen? So whenever you can, you need to respect people. Sa 1 Peter 5:5, sabi nga, yes, all of you be submissive to one another. And be clothed with humility. No, pagpapakumbaba, humility. For God resists the proud but gives grace to the humble. Kaya nakikita niyo po na minsan yung mga tao na proud at yung mga tao po na medyo hindi naman po ganun naka-attain ng malaking achievement sa buhay, but then God gave grace to them. No? And the proud people will put down, and the humble people God will lift up. No? Give grace. Nangyari po sa akin yan, no? But then always respect people and always glorify God. Whatever you achieve, no, let us always glorify the Lord. Whatever you got, whatever you achieve in life, and always keep your feet on the ground. Amen. And next, no, number 9, strive for excellence in what you do. Ayan, strive excellence in what you do. Kayo po ay lagi po ba kayo nag-strive? Na if you want to do something, you always striving the best, the excellence. Alam niyo po, natutunan ko po yun sa aking boss, no, sa aking Japanese Satcho, sa aking yung aking pong boss before sa Tokyo. No, he always he taught me about being excellence of whatever you do. Marami po ako natutunan sa kanya. He's a Japanese, yung po yung president ng aming company sa Ginza, sa Tokyo, at I'm very happy that he always shared to me about his perspective in life, and natutunan ko po sa kanya always be excellence, no, sa lahat ng gagawin ng mga bagay sa office and everything. So he wants to be excellent. Yun po yung natutunan ko sa kanya, at marami po ako natutunan sa kanya about everything, no, and always dedicate everything you do to the Lord. And you will always be encouraged to give your best. Alam niyo po, napakasarap po, no, kapag meron po kayong ginawang isang bagay. Dapat mo, don't think na, okay na to. No. Always think the best, na kung alam mong hindi pa ganun ka masyadong kaganda or whatever, na hindi na, wala namang perfect. But you need to strive for excellence in what you do. So, yun po yung mas maganda, na lalo na po pag ginagawa nyo po ay para sa Panginoon. So, dapat talagang aware ka na, I want to dedicate everything this to you, Lord, because I want to glorify you in whatever I strive to do in excellent way. No? In whatever I can. No? Encourage to give your best for the Lord. That's how we glorify God, because our God is excellent, perfect God. So He wants us to be perfect in everything we do for His glory. Amen. And number 10, last but not the least, having and master the art of self-discipline. Master self-discipline. Ayan, for the last, self-discipline. Kailangan ma-master po natin daw yung ating self-discipline. Yan po ay napakahirap sa isang tao, ang self-discipline. Yan po, dyan po tayo nagkakaroon ng malaking problema kapag ang tao po ay walang disiplina. Kahit po sa ang ibang bansa, to overcome laziness and procrastination, you must practice self-discipline. Napakahirap po. No? Kailangan ma-overcome natin yung mga bagay na dapat ay hindi natin ginagawa, na dapat ay maging tama, na tayo po ay magkaroon ng self-discipline. Kaya fix your eyes on your priorities and do not be easily swayed by temptations. Ayan. No? Madali tayong, alam niyo yun, may mga bagay na madali tayong
mag-sway kagad ng temptations, which is nawawala na yung ating self-disciplines, na dapat po ay magkaroon tayo ng self-discipline sa mga bagay na mga temptation na dapat po ay hindi naman kailangan itong isang bagay na ito. For example, na you want to buy something. Na-tempt ka lang. Oh, ang ganda nito. No? But then, kailangan mo pala na mag-set aside ka and fix your eyes for the ano ba yung priorities? Ano ba yung dapat na kailangan natin na gawin lamang? Yung priorities, kailangan isipin po natin yung priorities. No? So, that's papasok po yan yung discipline. Yung self-discipline, napaka-importante po niyan sa buhay ng tao. Kaya nga, how will you discipline yourself? Yan, napaka-ano yan. How will you discipline yourself? Manage your time and activities well. Avoid wasting time on insignificant things like non-stop social media, scrolling, playing mobile games, no? Also, say no when your friends invite you to events that conflict with your planned activities. So, magkaroon po tayo ng priorities. Siyempre, yung self-discipline natin papasok doon. Which is, naaya ka, no? Na-invite ka to go there, but it's not the right time together. Hindi mo naman kailangan kasi hindi ng priorities dahil meron ka pang ibang bagay na dapat gawin, no? On that moment. So, set the priorities. No, magkaroon tayo ng self-discipline. Napaka-importante ng disiplina po. Dito po sa Japan, marami po akong naririnig sa kanila na amaze sila about Japan because of the self-discipline. Sa discipline po ng mga tao. Totoo po yun. No? At nakita ko rin po na ang self-discipline ay talagang kailangan po ng isang tao ng isang bansa upang tayo po ay maging matagumpay at progressive, no, sa ating pamumuhay at sa ating bansa. Ang self-discipline po, ang disiplina po ay napaka-importante sa paglago po ng isang bansa, sa paglago po ng isang pamumuhay ng tao, sa paglago po ng isang bilang isang tao po. Ang self-discipline po ay napaka-importante. So, dapat po ay ma-exercise po natin ang self-discipline upang ma-enjoy po natin yung mga bagay-bagay na dapat po talaga ay para sa atin. Minsan po nawawala po because of problem of discipline, self-discipline, na dapat ay sa'yo na yung great opportunities because of your mismanagement of your time, no? Mismanagement of your what you do, no? And then wasting time on insignificant things na dapat ay yung priority mo ay alam mo, no? At hindi mo makaliligtaan. So always set your priorities to have also with your self-discipline. Being a Christian, discipline is very important. Do you have discipline? The way you live every day, they have discipline reading your Bible. You have discipline man lang na makapag-pray ka sa sarili mo even a short time, no? It's also required, no? Sa ating bilang isang Kristiyano na magkaroon po tayo ng self-discipline. Master your self-discipline kasi napaka-importante po niyan bilang Kristiyano upang tayo po ay lumago sa ating spiritual. No, meron din po tayong discipline para po ma-enjoy natin whatever God has given to us, no, sa ating buhay. Kailangan po natin ng self-discipline. Napaka-importante po niyan. Kaya to enjoy life as a Christian, Bible teach us Christians, especially the yung mga bata diyan, ano, to enjoy life, no? And we need to enjoy life. God give us the ability to enjoy whatever we have, no? But doesn't mean in life so you will have no problems, no? It doesn't mean that you're going to be you know, everything that you have already, no? But enjoy life, no? Enjoy life with God, to glorify God in everything we do, in everything we offer, or everything that we want to do for the Lord. Always do it to glorify the Lord. Amen?
So be happy, no? Kung ano may binigay ng Panginoon sa atin, maging masaya po tayo at i-enjoy po natin. Yan po yung gusto ng Panginoon, dahil gusto po ng Panginoon tayo po ay masaya sa buhay natin bilang Kristiyano. No? Mag-enjoy po tayo bilang Kristiyano na tayo po ay lumalagwa sa ating spiritual life every day. No? Wag po tayo na bilang Kristiyano lang po every Sunday. So we need to be a Christian every day, no? So meron po tayong spiritual food, no? To glorify the Lord. Everything that we have in our life, always think, always put the priorities, and always glorify the Lord whatever we do. Amen? So that is po ang ating message for this Sunday. At I hope, sabi nga po dito, taking the time to think about how we live, no? How we live out our lives in the image of God. Help us to think about how we can worship Him in our everyday life and do everything to His glory. Do everything to His glory. Amen. Maraming salamat po at God bless you all. At sana po ay enjoy nyo lang po yung ating buhay habang tayo po ay nandito. At whatever happen, hindi po tayo bibitaw sa Panginoon, and always glorify the Lord whatever we do. God bless you all. We love you in the Lord. Mabuhay po kayo at stay safe. Lagi po kayong maging maingat, no, sa panahon ngayon. At sana po ay wag po tayong mawalan ng hope, no? Ang hope po natin ay ang Panginoon, no? Just always glorify the Lord every day in our life. Okay? So maraming salamat po. So I hope to see you next Sunday. At after we end up this message, so we want to closing in prayer. Lord, we thank you.